it's definitely for everyone. Pag hindi ako nagtak, ayun ang Hello World. Kasi kakawalang. Joke lang. Joke lang. Hello everyone, I am Christian Bables and watch me transform from this to Bubbles LaCroix. Ready? Get set? Draft. My character's name, pag naka-out of drag siya, si Charlie. Pero yung drag name niya, si Bubbles LaCroix. She's a drag mother to Shania LaCroix, which is played by JC Alcantara. Kapag out of drag ay si Jason, si Charlie, mahina, tahimik, weak. Hindi niya may paglaban yung mga gusto niya. But when he is in drag, as in total opposite, fierce, matapang, go-getter, kukunin niya yung goal niya, whatever it takes. Maging masama pa siya sa mata ng mga nasa paligid niya. By hook or by crook, kukunin niya kung ano yung gusto niya. Mas kay Charlie ako. Ano ako eh, tawag nito, tahimik as much as possible. Hindi ko alam kung ano, kung good thing siya or hindi. Pero iniipo ko kasi kapag kunyari ano, meron akong nararamdaman towards a situation or a person, I keep it myself. As much as possible, I don't want to burden the people around me with my feelings or with my emotions. So, as much as possible, inaayos ko siya all by myself. Maybe not through the art of drag, but through my craft as an actor. That's where I find release. Well, basically, that's my outlet. Kagaya ng sabi ko, ang personality ko, medyo introvert ako. Hindi ako ma-express ng feelings ko, ng emotions ko. But every time I act, every time I portray a character, yung pain or objective ko as Christian Bables, I see to it, kahit na medyo malayo siya, I see to it na makahanap ako ng common denominator between my character and myself as Christian. Art of drag, it's liberating. Ang ganda niyang expression, most especially for the people who's into drag. Ako, being an actor dito sa Drag You and Me, I saw how important it is for people who are into drag. Dahil kagaya ko, kung ang release ko, kung ang expression ko ay through acting, sila ito. Sobrang laya nila. Naramdaman ko yun as a character. From Charlie to Bubbles LaCroix. Sobrang liberating nung process and experience. Definitely, it is for all. It is for everyone who chooses to be on that track. Who chooses drag as an outlet. It's definitely for everyone. Yes, I know how to put on my own makeup pag yung normal lang, yung foundation powder. That's it. Pero yung mga ganitong mga mata, lipstick, hindi, contour, basta yung mabilisan lang, yung pang mga guesting. That was during Die Beautiful, my first movie. I played a trans character. So meron dong eksena na, di ba makeup artist ako doon? Bubuksan ko yung lipstick. Hindi ko alam na yung lipstick pala, kapag binuksan mo, kailangan yung konting ganun lang. Sinagad ko siya. So ganito kahaba yung lipstick. Nililipstick ko na sa sarili ko. Tawa na tawa sila direct, hindi nila kinat. Kasama sa bloopers, hindi pala dapat ganun. Mapuputol nga naman. Kasi nagsastruggle ako eh. Kasi alam kong mapuputol siya. Sabi ko, bakit ganito? Parang mapuputol. Tapos ang nakakatawa, ako yung gumagalaw dun sa lipstick. So ngayon, marunong na ako sa tulong ni Mama Elma. Why not? Total, ano naman, tawag nito? I am, and I will forever be, open to portray these kinds of characters. So why not? Gusto ko. Actually, nung pandemic, tinatry kong aralin. Kasi nga, natatakot ako ng kumuha ng makeup artist. Dahil nga pandemic, praning ako sa COVID. Sabi ko, nako, kung magkakaroon ako ng pinikulang ganito, kailangan marunong ako. Tinry ko siguro mga 5 attempts. Nagmukha akong raccoon. Minsan raccoon, minsan panda. Kinalabasan. Oo, tinatry kong magmata. Ang cute naman niya. Hindi siya pwedeng pang pelikula or pang TV. Hindi na, kasi kakawalang. Joke lang.
Joke lang. Kumakapag-umiglas, na joke lang. Hindi, dahil yung mga sinusuot ko, hindi na kailangang mag-tuck. Para na rin makahinga ng maayos-ayos dahil ang haba nung mga shooting eh. Yung mga damit na sinuot, hindi naman yung tipong mag-hello world ang mga dapat mag-hello world. Bar, kasi doon madalas ginagawa yung mga victory party namin sa pelikula. Say for example, Die Beautiful, doon kami nag-victory party. So, nakapunta na ako sa O-Bar. Yung Nectar, hindi ko pa napupuntahan. Okay yung mga drag queens. Tawag nito, nakakatuwa sila. As in, yung level of entertainment, extremes. Tatawa ka ng tatawa, pero nung first time kong makapunta sa O-Bar, doon ako medyo na-shock. Santolan Station pala yung napuntahan ko. Teka lang, hindi ako makatawa na maayos yung kakalat yung, kakalat yung eyeliner. Maraming Santol na nakapaligid. Alam niyo na, ang O-Bar ay nasa Santolan Station. As a character, no, natutunan ko as a character na mag-show. I do sing and I dance, pero ang hirap pala sumayaw ng naka-heels. Tapos itong si Andrea, ayaw magpakabog. Ang taas ng energy. Ibang klase yung level ng Andrea Brillantes. Ang hirap pantayan. So kakapantay ko, nagsugat yung mga tuhod ko. Dahil kung nag-dive siya, nag-dive din talaga ako. Kanya-kanyang bardagulan dun sa stage. Siyempre, dun sa character ko, hindi siya papayag na malamangan. Kinabog ko rin talaga siguro naman si Andrea dun. Nakakatuwa kasi mas nagiging accepting, inclusive na yung society pagdating sa komunidad ng LGBT. Dumadami yung mga allies. Ako, I am an ally. Ang dami na yung mga hindi takot sa stereotypes. Ang laking blessing nun para sa society, para sa community ng LGBT. Ang laking improvement pagdating sa pag-iisip, sa pagtanggap. Rumirespeto, umuunawa, lumalawak yung pagtanggap pagdating sa pagkakaiba-iba, sa diversity nung society natin at kasama nga doon yung, eto, yung LGBT community. Mas malawak ngayon yung, at mas ramdam ngayon yung love and acceptance. Compared nung mga panahon na ang tingin sa mga miyembro ng LGBT community ay, alam mo yun, natatagas salot, natatagas. Basta yung mga hindi tanggap yung society, yung community. Though natutunan ko na to sa mga past characters na pinortray ko about gender identity and gender expression. what's the difference and what's the importance? Kasi nagagamit ko siya for character mapping. Mas ma-identify mo yung skeleton nung character mo. Ano yung bubuo doon sa character mo? Ano yung identity? Ano yung orientation nung character mo? Lalo pa, ang dami ko ng mga na-portray na mga characters that are inclined sa LGBT community. So ayun, malaking tulong sa akin sa pagbuo ng character. Yung alam ko kung ano yung gender identity, gender expression, orientation nung mga characters na pinoportray. Nakakatawa ang kukwela nila on and off cam, lalo na si Vinyas. About Vinyas, walang moment na nag-shoot kami na hindi ako sumaya sa kanya. Nakakatawa sila, alam mo yung ang saya-saya lang ng paligid when they are around. Pinakabaklang attitude. Dahil ang dami kong nakakasamang bakla sa mga pelikula ko at sa mga projects ko, nakukuha ko yung humor nila, yung bilis nilang mag-isip ng mga nakakatawa na adapt ko siya. Hindi lang sa pagpo-portray ng mga bawat characters ko, pati sa totoong buhay. Para ako naging joker na hindi naman ako ganun before. Medyo introvert ako. Pero sa mga taong ka-close ko, nakakasabay ako sa kanila. Yung wit and humor. Marami. Pero ang top of my head, my friend, si Tito Boy Abunda. Dahil pananaw niya in life and about the community, napakalawak, napakamaunawain, na ang dami mong makukuha kay Tito Boy na lessons. No one can ever tell you who you are except for yourself and for your God. Nagagamit ko siya hindi lang sa personal kong buhay, kundi sa acting. Always believe in your choices. Kasi walang ibang makakapagsabi kung tama yan o mali.
kundi ikaw at ang Diyos mo. Hello everyone, this is Bubbles Lacroix and I would like to thank you all for joining me. Salamat po, maraming salamat po for getting ready with me. At sana po ay naging masaya naman kayo kahit papano. Sana kahit papano may natutunan kayo dito sa video na ginawa natin. And I'm inviting you all to please watch and support Jag, You and Me on I Want TFC.